Welcome to MJ's Vlog. So ayun, nandito na ako sa malapit lang dito sa school ng alaga ko. At nandito lang ako nakatambay dito sa mga upuan na yun, mga green chair dito sa labas. Maaga pa kasi. Sumaga akong lumabas kaya dito muna ako tambay. Upo-upo muna ako dito sa may gilid. Today is Friday. It's another day na naman. Last day ng school na naman ng alaga ko. Dahil ngayon ay Friday. Every Friday walang lesson yung aking alaga kaya hindi ko na kailangan magluto ng dinner namin. Kaya ngayon, ngayong araw na ito, mamayang hapon, pupunta kami kina Lola doon na naman kami kakain ng dinner. Kasundo ko doon sa alaga ko, uwi muna kami, doon kami sa bahay magla-lunch. Tapos mga 4 o'clock or 4 something or 5 o'clock, tsaka kami lalabas, pupunta kina Lola. Kasi nga, uwi kami para masabutan niya yung kanyang homework and maturuan ko siya ng konting English kasi may iniwan sa kanya yung nanay niya na dapat niyang gawin mamaya, dapat niyang sagutin mamayang hapon. So kapag ganitong maaga pala akong lumalabas sa bahay kasi mga 11 something lumalabas na ako. So lumalabas na ako sa bahay. So may oras pa ako. Kaya dito lang ako nakatambay lang. Upo lang muna dito. Kaya nag-ipot-ipot ako sa shop dito sa my small shopping mall dito sa loob ng yan sa kabilang building. Habang inaantay ko yung oras. Kasi kapag maaga naman akong pipila para sunduin yung aking alaga. Kahit na maaga ko siyang sunduin. Hindi rin kami maagang makakalis kasi nga kapag maaga ko siyang sinusundo, hinihintay niya din naman yung isang classmate niya. Yun yung lagi niyang inaantay. So sabay silang maglalakad pa uli. Okay, so ayan, nakauwi na kami guys at nandito na sa bahay. Yung isa, nandun sa toilet. What? How can you see me? I'm not taking video to you. Okay, so ayan, takatapos ko lang paliguan yung alaga ko. Grabe, sobrang init pero ang kulimlim sa labas. Ay, makita maliwanag. Makulimlim sa labas, parang uulan siguro mamaya o mamayang gabi. Tapos mamaya pa naman, aalis kami. Lalabas kami kasi pupunta kami sa bahay ni na Lola. Doon kami kakain ng dinner. You go remove! You go get your homework. We'll answer your homework first. So, ngayon, ang gagawin muna namin ay sasagutan muna namin yung kanyang homework bago ko siya turuan ng English. After ko siyang turuan ng English naman, maglalaro kami ng Barbie Monopoly. Yun yung lagi niyang nilalaro. So, araw-araw, dapat nilalaro niya yung Barbie Monopoly na yan kasi parang hindi siya mabubuhay nang hindi nalalaro. Okay, so ayan yung alaga ko. Ayan. Oh, nagagawa siya ng homework niya. She's doing her homework. Tsaka after niyang gawin yung kanyang homework, papasagutan ko tong iniwan ng kanyang nanay kasi everyday nag-iwan yung amo ko ng, ayun, kailangan niyang sagutan to everyday. So alam nyo guys, ang comment ko lang dito sa pinapagawa ng amo ko, ito okay din sa kanya, approve ako dito kasi mas natututo siyang magbasa. Itong pangalawang activity na yun, okay din to sa akin, ayan, para matuto siyang magbasa. Oh, why are you here? It's done? Wow! What did you color? This one is? This one is? Easter egg. Wow, it's beautiful. Next page is still here in the next page. So, dito naman sa homework ng aking alaga, kapag alam kong ituro sa kanya, like itong English, so since na nababasa yummy, yung instruction, pwede kong ituro sa kanya. Okay, wait, yummy. Not yet! Where did you get that one? Here. Don't! It's not there. Only page 22. You'll find where's the page 22. Pero itong pangatlong activity sa alaga ko. Parang napaka-advance naman yung alaga ko para matutunan. So yung ganito, okay ako doon sa approve ako para matuto siyang magbasa. Pero yung para i-analyze yung sentence ba na nasagutan yung he, she, they, we. Parang napakalalim na. Pero sige, try ko parang ito sa kanya kasi ito talaga. This is my new clothes. Kasi assignment niya sa nanay niya kaya kailangan niya. Dede, look, my new clothes. What is that? What letter is that? How to... Okay, so ang oras naman ay 3:30 pero pinatulog ko pa rin yung alaga ko ng mga 3 o'clock. So natulog siya ng 3 something. So ang oras naman ay 3:30. So tulog na yung alaga ko, natutulog na siya. Kaya ang gagawin ko ngayon, nagpit-lipit lang muna dito sa bahay. Actually, malinis naman itong bahay kasi kaninang umaga naglinis ako. Pero punas-punas na lang ako ngayong hapon kasi wala naman akong ibang gagawin. So, after niya kumising mamaya, papakainin ko siya ng merienda. And after niya kumain ng merienda, pupunta na kami sa bahay ng kanyang lola kasi doon kami magdi-dinner. Nag-send din sa akin ng message yung amo ko na hindi daw sila kakain doon. So ako lang tsaka yung alaga ko yung kakain doon kina lola. Tapos after namin kumain mga 7 or 8 ng gabi, uuwi din kami. So yung life ko ngayon hindi siya ganun ka-busy kasi hindi ko na kailangan mag-market, hindi ko na kailangan mag-prepare ng dinner namin. Kaya marami akong oras, marami akong free na oras. Pero nakakatamad din kapag alam mo yun, pag cellphone lagi yung inaatupag, di ba? Nakakasawa din kaya... punas-punas lang, linisan ko na lang kung yung mga pwede kong lunisan kasi bukas Sabado. Darating dito yung friend ng classmate ng aking alaga na isa, yung lagi niyang kasama sa school. Maglalaro daw sila dito sa bahay. So, ibig sabihin niyan bukas, wala akong time para maglinis. Kasi meron silang bisitang darating bukas. So. Okay, so yun ang oras na ngayon, 4 o'clock. 4 something na.
tutulog pa yung alaga ko. Tapos na lahat ng mga gawain ko dito sa loob ng bahay. Katapos ko lang din mag-mop ng floor. So, habang tulog na yung alaga ko, ayun, mag-merienda muna. Ayun, gumawa ko ng Milo. Ayun, Milo. So, mag-ring. So, inom muna ko ng Milo habang hinihintay kong gumising siya. Okay, so ngayon nag-antay na kami ng train papunta dun sa lola niya. Ayan. So nakalabas na kami 5:20 at kami lumabas. Kasi nagising siya ng mga 5 o'clock. Tapos in-insist niya, nakakain muna siya ng pancake bago kami aalis. Kaya nilutuan ko siya ng pancake. Kumain siya ng pancake. Tapos yun, saka kami lumabas. Dede! What? Ka-pain already! Ah, yung ka-pain ko na. Yung ka-pain ko na, yung ka-pain ko na.